at saka saray pakikawayan po sa mga bagong mukha. Welcome po. Sa mga nanonood po, magandang umaga po at mapagpalang bagong taon mamaya. Handa na ba ang inyong mga malalapit? Handa na ba ang inyong mga 12 bilog-bilog na prutas? Hindi mo masama yan. Kung may pagkain kayo sa mesa nyo, okay ho yan. Pero yung aasahan pa nyo na kayo pagpapalain, eh, pinagpala na ho tayo ng Lord. Amen. Masaya ho nagsasama-sama tayo ng pamilya. Eh, kung merong pagsasama-samahan at pagsasalusaluhan, pasalamatan natin ang Amen. Magandang umaga po muli at ituloy na po natin. Baka may magluluto pa sa inyo ng kalderetang kambing, eh, matagal-tagal yung palambutin. At may magliretso ng baka, sisimulan po natin ang umaga. So, yun na nga po. Bukod sa diet at saka exercise na naunsyamin noong 2023, ano pa yung gusto mong iliban ngayon sa 2024 naman? Ano yung mga plano mo sa buhay? Ano yung tinitingnan mo na magandang gagawin sa atin ng Panginoon ngayong 2024? Meron tayong mga bagay na dapat limutin. Meron din naman tayong mga bagay na dapat alalahanin. Magaganda at halos marami naman ang ginawa sa ating kabutihan ng ating Panginoon. Tama ho ba? Amen. From January hanggang December, kung nilimutin mo yung 2023, eh ang ganda-ganda naman ang ginawa ng Panginoon. May mga kalungkutan, pero may mga kasayahan din. At halos nga ay tayo ay naririto at dahil tayo nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Really, January to December, hindi ka nakaranas ng gutom. Yun na lang, takot sa gutom eh. O kung ikaw man ay nagkasakit, pero pinagaling ka ng Panginoon. Ano? Yung mga bagay na lilingunin mo eh, hindi yung mga bagay na... Kasi itong title po natin, itong A Blessed New Year to Us, hindi lamang ito greetings, hindi lamang ito pagbati. Ito po yung realidad kung ano ka na ngayon. Hindi ito para sa New Year na 2024, kasi pinagpala na tayo din palang sa krus. The moment na tayo nag-born again o tayo naging Kristiyano, pinagpala na po tayo. Amen? Pwede mo ba natin palakpakan? Pwede mo ba natin mo, pinagpala ka na. Kaya ito po mag-blessed New Year to us, ay realidad na lamang ng ating dadaan ng 2024. Katotohanan na po yan. At hindi na po yan mababago the moment na tinanggap mo si Kristo at nasa sa iyo na si Kristo. Kaya ikaw ay wala nang ambisyonin para sabihin na ikaw ay pinagpala na. Yan, tatalakayin po natin kung paano tayo pinagpala ng Diyos. Kasi ang daming hakba ngayon, ang daming erehiya para ikaw ay mapagpala ngayong 2024. Ang dami mong dapat punuin tapayan, ang una ay tapayan ng pinupuno. Lahat wika ng malalagyang bigasan, punuin nyo, paapawin nyo. Tama ho kayo sa mga nag-erehiya noong unang panahon? Lahat ng tubig na pichel, kung ang inyong refrigerator ay walang laman, lagyan mo ng laman, basta lahat. Kaya ngayon ng palengke, pagpunta kayo ng palengke, sobrang traffic. Aba, yung dami palang pwede magtinda sa tindahan, ba't hindi po kaya magtinda? Daming produkto. Pero pag hindi holiday at saka hindi Pasko, eh, walang, halos wala kang mabili at maluwag dyan sa luma at saka sa bagong palengke. Pinagpala na po tayo. Pinagpala po tayo dahil tayo ay na kay Kristo. Tingnan po natin, paano tayo pinagpala ng Diyos? Ready na mo ba kayo? Yes. Para malaman natin, pinagpala na ba ako o pagpapalaan pa? So number one, tatlo lang naman itong puntos, pinagpala tayo ng Diyos ng mga pagpapalang higit pa sa kayamanan ng mundong ito. Amen. Naniniwala mo ba kayo na ang pagpapala sa atin ng Diyos ay pagpapalang higit pa sa kayamanan ng mundong ito? Alam na po natin yan sa Epeso 1:3. Purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit. Dahil saan po? Dahil sa ating pag-irehiya? Dahil sa ating pagre-reliyon kaya ka pinagpala? No, sabi doon, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Nakipag-isa na ba tayo kay Kristo? Kung nakipag-isa ka na, pinagpala ka na. Hindi ng ilang uri, kundi lahat ng uri ng pagpapalang espiritual.
At ang lahat naman ng nangyayaring manifesto sa realidad ay galing sa espiritual. Wala namang pagpapalang material kung walang espiritual. Dahil lahat yan ay nagbubuhat sa pananampalataya. Amen? Nagmamanifest ang isang bagay dahil ikay nanampalataya. Dahil naniwala ka sa bagay na espiritual. Naniwala ka sa nagbibigay ng kaloob. Kung anong meron ka ngayon sa iyong mga kamay, yan ay kaloob. Pagpapalang espiritual na nagmaterialize sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa kanya. Kaya hindi mo naman pwede ipagmalaki ang nasa kamay mo kasi yan ay lahat ay galing sa Panginoon. Oo, totoo na may mga gifts dito sa mundo. Nakakatanggap ka? Sino nakatanggap ng regalo? Oh, lahat tayo nakatanggap ng regalo. Sino nakatanggap sa inyo ng panahon na kayo ay kailangan ng comfort? Hinagpusang inyong likod. O, nadama niya yan, galing yan sa espiritual. Kasi inutusan ng Diyos yung kapatid mo na yun na sabihan na, hoy, i-comfort mo naman yun. So, nakikita ko natin lahat ng pagpapalang espiritual ay pinagkaloob na at yung kayamanan yan ay higit pa sa pagpapalang physical o material. Amen? O, nakita mo yung mga, may mga project ka, nakita mo yung outcome, nakita mo yung mga promotion mo, nakita mo yan. Pero higit pa yung bigay ng Panginoon eh. Yung mga success mo, yung mga naging manager ka, o yung mga friendship na ini-enjoy natin sa mundong ito, yan lahat ay unmerited blessing from the Lord. Kaya chine-cherish po natin ang pagkakaibigan. Chine-cherish po natin yung fellowship. Kaya kung kayo po ay nasa online pa, abay tayo na po mag-fellowship. Sapagkat dito may hagpusan, may panalaminan, may fellowship. Si Jesus mismo nagpunta rito para makipag-fellowship. Eh ano bang hihintay po? Bakit puro online ka pa hanggang ngayon? Mag-onsite ka na para naman ikaw ay mahagpus din namin, may panalangin din namin at makapag-share ng word. Mahalaga po ba ang onsite? Mahalaga. Mahalaga din ba ang online? Noon, may pandemic. Pero ngayon, kapatid, wala namang pandemic. Naging endemic na nga sakit na yan eh. Casual na lang yan na nagkakasipon. Pag nagpa-test ka, alam, COVID, pero lumilipas na, gumaling ka na sa biyaya ng COVID. Endemic na po yan, parang tangkaso na lang. Katotohanan ho na ang lahat ng bagay na pinagkaloob sa atin, hindi man material, hindi man physical, pero lahat, inuna ng Panginoon yung pagpapalang spiritual sapagkat yun ang pinakamahalaga para pagpalain ka. Yun ang nararapat na ginawa ng Diyos dahil yun ang nararapat para sa atin para higit natin maranasan yung pagpapala ng ating Panginoon. Yes! Eh pero yun yan, hindi lang yung pagpapalang spiritual yung binigay po niyang katwiran, yung His righteousness, yung mga resources na binigay niya, meron po ba tayong ano? Yan po yung mga pagpapalang spiritual. Pero ibigyan ka ng katwiran na kagaya ng katwiran ng kanyang anak. Pinagkalod sa iyong katwiran ni Kristo. Binigay sa iyong lahat ng pwede mong ipamuhay sa mundong ito na may kabanalan. Yung resources. Yung pribilehyo na tawagin tayong mga anak ng Diyos. Amen? Aanihin mo ang pribilehyo na ikaw ay maging sikat sa mundong ito, pero hindi ka naman kilala ng Diyos. O kilala ka ng buong sanlibutan, pero hindi ka kilala ng Diyos. Hindi mo ba't nakalulungkot na yun pagdating mo sa langit, ay sino ka baga? Baka nga hindi ka makarating ng langit. Meron ho mga tao ang gusto ma-attain lamang ay kasikatan. Pero may mga tao kita mo, sikat ngayon, bukas hindi na. Meron akong kilala, sikat na sikat, babae, sinis-sinis si Tech. Nasa prime siya, kapartner niya si Chitae, si Rene Requestas. Ha? Pero ngayon, nawala yung kanyang kaningningan. Nawala yung kanyang kasikatan dahil sa isang sakit na kahit anong uri ng gamot ay hindi tatablan. Meron siyang autoimmune ba yun? Hindi siya tinatabla ng gamot kahit anong uri. Pero alam ko may isang gamot na hindi maaaring hindi siya tatablan eh. Lagi siyang tatablan, dugo ni Kristo. Amen? Amen? Na, pag namalayan na, nalaman niya,
Nataging yung mga latay lang ni Kristo kagaling na lewang ko lang. Inyang patay, nabubuhay. Amen. Amen. Meron tayo, meron ho tayong resources, meron tayong privilehiyo, meron tayong posisyon, nasa kanan tayo ng Ama. Nakaupo, nakalukluk ang ating espiritu sa kanan ng Ama. Meron tayong kapangyarihan laban sa kasalanan, laban sa kautusan, at laban kay Satanas. Ang pagpapahalang espiritual na akala mo'y, ano ba yun? Bakit hindi physical ang binigay sa akin ng Panginoon? Bakit hindi ako naging kayaman kasing yaman ni Solomon? Bakit hindi ako naging kasing talino ni Solomon? Iyo ba? Bakit hindi ako naging kasing lakas ni Samson? Tatanungin mo yung tatanungin, ano? Bakit hindi ako pinanak sa royal family? Pero ito, isang masasabi ko sa inyo, pinagpala ka ng Diyos sa mga pagpapalang espiritual. Amen? At higit pa yan sa kayamanan ng sarili. Ngayon, 2024, nakamtan mo na dahil nakipag-isa ka na kay Kristo, yan ang lalakaran natin ngayon, 2024. Amen? Sabi nga doon, ano? Makamtan mo man ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Wala kang mapapala dito. Wala kang mapapala. Okay lang, kung may mga material blessing ka, kung may blessing ka, at meron ka pang Diyos, ay di okay. Amen? Mas maganda, mas na-enjoy natin. Amen. Pangalawa, pinagpala tayo dahil, daw maganda rin. Dahil nalitirahan sa atin si Kristo. Alam ka nyo kaya na pagpala si Mary? Alam niyo ba kung bakit naging pagpapala si Mary? Dahil ginamit siya ng Diyos, kinonsecrate siya na para magkatawang tao si Kristo, napapunta si Kristo sa kanya sinapupunan. Pinagsiglan. Ginamit siya ng Panginoon. Ito napakasimple, pero pag nakita mo, akala pala naging pagpapala si Kristo, si Mary, dahil ginamit siya ng Ama at naging napapunta sa kanya si Kristo. Amen? Tinyo ho sa Lucas chapter 1, 41 to 42. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ito ay magpinsan, kilala niyo si Elizabeth? Pinsan ni Maria, si Elizabeth po, ay ipapanganak niya naman si sino? Si Juan. Si John, yung magbabaptize kay Kristo. Sabi doon, at nangyari pagkarinig ni Elizabeth ang bati ni Maria ay lumukso. Abay, tinignan ko kung paano lumukso ang bata sa loob ng kanyang tiyan. At napuspo si Elizabeth ng Espiritu Santo. Sabi doon sa ano, lip. Papaano lumukso ang bata doon sa... Sabi ko, baka tinuhod si, bakit hindi mo malakpak? Kasi ito pala si John the Baptist, siya yung forerunner ni Kristo. Gusto lang tumakbo. Nang makita si Mary, gusto niya tumakbo, gusto niya na lumabas doon sa sinapupunan. Nagalak! Dahil binati siya ng kanyang Panginoon. Itong si John, nabati na. Binati ni Mary si Elizabeth, binati naman ni John the Baptist si Jesus Christ na nasa loob na. Nagalak eh. Ano? At ang sabi lo sa verse 42 sa Batanggenyo translation, at sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, pinsan! Kasi mapinsan eh. Pinagpala ka sa mga babaeng lahat at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Bakit daw siya pinagpala? Kasi ang sabi ko, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Kasi yung dinadala mo, banan. Yung dinadala mo, yan yung Mesiyas. Yan yung tagapagligtas. Yan yung magbabayad ng kasalanan ng sanlibutan. Yan yung kordero ng Diyos na magbabayad ng minsanang kasalanan ng sanlibutan. Amen? Amen. Eh, napagpala siya dahil siya ay kinonsecrate, pinili ng Diyos at naninirahan sa kanya. Ilang buwan? Siyam na buwan lang na nanirahan si Kristo doon sa loob ng tiyan. Pero ito ho, tingnan ninyo. Tayo na mga naniwala kay Kristo, hindi lang siyam na buwan na nananirahan si Kristo.
Gano'ng katagal? Pang walang hanggan. Amen! Amen. Ayaw ba natin ang lahat? Kaya pinagpala si Maria kasi naginahal si Kristo sa kanya. Ang hindi natin lang may banal. Ngayon, naninira sabi nila sa Galatia 2:20, Christ lives in me. At hindi na siya aalis at iiwan. Hindi natin siya maipanganak. Hindi naman tayo si Maria. Lagi nasa sa atin siya. At kasama natin siya. Ang ganda pa ho natin dito yung ehemplo niya. Sa John 15:5, sabi doon, ay siya ang puno. May connection. Tayo ang mga? Hindi ho ako tayo ngayon. Kaya sasabihin ko, sanga. Sanga. Sabihin mo nga, ikaw ay sanga. Yan. Kaya wala tayong si Paul. Ang nananatili sa kanya at ako sa kanya ay nagbubunga na sa kanya sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya meron kang dahilan, kaya ka nabubuhay dahil ikaw'y nakakabit sa puno. Pag hindi ka nakakabit sa puno, hindi ka magbubunga. Tama ho ba? Hindi ka, pag may bagyo at hindi ka nakakabit sa puno, wala. Pag mahina ang puno, mahina ang sanga. Pag may dumating na mga bagyo, kahit nga yan ay low pressure lang, mahina ang pagkakabaon, babagsak ang puno, patay ang sanga. Buti na lang matibay ang ating puno. Ang puno natin ay si Kristo. Amen? Pwede ba natin palakpakan? Bakit mahalaga ang puno? Bakit isinilarawan yan? Bakit inilarawan na nasa sa atin si Kristo sa pamamagitan ng siya ang puno? Kasi lahat ng sanhi upang mabuhay ang isang sanga ay nagbubuhat sa puno. Lahat ng sanhi, ang sustansya mo, nagbubuhat sa puno. Ang ikatatatag mo, nagbubuhat sa puno. Kaya ka ikaw yung 2024, harap ka na may matatag kang pananaw kasi alam mong meron kang matibay na puno na kinawag na yan. Amen? Ang kinawag na yan natin ay hindi puno ng ulibo, hindi yung mga puno ng kamatis, hindi yung mga madaling masirang puno. Ang ating puno ay si Kristo. Kaya matibay ho tayong makaharap ngayon 2024 pag nilip mo mamaya yung isang pahina 2024 na matibay ang ating puno sapagkat alam natin na yung sustansyang nakukuha natin o anumang mga protein o anumang mga vitaminang nakukuha natin sa puno ay hindi mauubos, hindi magwawakas sapagkat si Kristo ay hindi natatapos. Si Kristo lang ang puno na hindi kayo iwan ng anumang bagyo. Si Kristo lang ang puno na kahit ilang taon, century man yan o 1,000 years ay laging buhay. Sapagkat siya minsan ang namatay at may nabubuhay magpakailan. Kailan pa man. Masaya ka bang nakakapit ka sa puno? Si Kristo. E di yung ba dyan ay matibay na katunayan na napakasarap harapin ng 2024 dahil tayo ay nakaugnay. Tayo yung mga sanga. At nag-expect tayo ng maraming bunga dahil kay Kristo. Amen. 2024, tinatanong mo, wow, may bunga, mabubuting gawa. Okay, may mga suloy. Ang sanga, sinusuluyan ng dahon. May mga blessing. Sa aking pananaw, ang mga suloy, parang mga blessing na binibigay sa'yo, nakakapagpasaya sa'yo. May incentive ka, mga suloy lang mo yan. Pero sabi ko, pinakamahalaga, pinagpapala ka upang magbunga ka ng madami. Mas mahalaga yung bunga kaysa suloy. Tama ho ba yan? Eh suloy na suloy. Oh, blessing ng blessing. Pero mas mahalaga din yung bunga. At yan na tayo. Kaya tayo nakaugnay kay Kristo ay para tayo ay mamunga na hindi kakaunti ng sagana. Sabi doon sa 1 Corinto 6:19-20, tayo ay katawan at templo. Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na inirahan mo sa atin si Kristo. At hindi niya pababayaan na maging dugyot ka dahil ikaw ay templo ng Diyos. Amen? Ikaw ay kanyang iingatan. Kung ikaw man ay medyo kailangan pinturahan, pipinturahan ka dahil templo ka ng Diyos. I-maintain ka ng Diyos. Amen? I-maintain ka. Hindi na nyo pag-aari ang iyong katawan sapagkat ito maganda, binili niya kayo sa isang halaga. Amen.
kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang mapanangalan ng Diyos. Paano tayo binili ng Diyos? Binili tayo mula sa pagkaalipin natin kay Tanin. Binili tayo ng Diyos mula sa kautosang walang katapusan na hindi naman kayang tuparin ng ating mga sarili. Saan tayo binili? Binili tayo sa malaking halaga ng kasalanan. Hindi namin kayang bayaran. Amen? Kaya napakalaga ko niya at ikaw ay pinaninirahan ng ating Diyos. Kaya ngayon 2024, lagi ho nating alalahanin na tayo ay pinagpala na dahil naninirahan na sa atin si Kristo. At ito ang magandang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan. Mahirap na sitwasyon, madaling sitwasyon, nakakaiyak na sitwasyon, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Diba? Tingnan mo yung 2023, namatay yung aming paboritong tumistang aso. Kung bakit sabi ko, ba't naman ikaw ay namatay yung papas ko pa? Eh takot po yun sa puto. O kaya siya namatay siguro dahil ayaw yung maranas at ang matakot sa pagkaputok. O tinatawanan mo lang, pero may konting pain. Kasi pamilya mo yun eh. Pero yung comfort ng Panginoon, sapat. Amen? Sapat ang comfort ng Panginoon noong 2023, sapat pa rin ngayong 2024. Pwede ba natin palakpakan lahat ng karamitin mo, lahat ng naasahan mo, may kasapatan na dahil kay Kristo. Bakit? Naninirahan siya sa inyo. Damang-dama ka niya. Yung mag-asawa, pag ang isa'y na-duty doon sa palengke, o kung naglitinda, o kaya sa bahay, hindi niya alam na may masakit sa paa niya. Kasi magkalayo, hindi naman nag-test, man, masakit ka rin, hilot-hilotin mo nga. Eh si Kristo nakatira sa atin, kaya every pain na nararamdaman natin, damang-dama niya. At hindi lamang nararamdaman, kaya kanyang pagalingin. Kaya napakasarap naman yung 2024 na malaman natin na tatawirin ko ang isang yugto ng aking buhay ang 2024. Pero hindi akong tatakot dahil kasama ko ang Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan? Excited na ba kayo ngayong 2024? Nakasama natin ang Panginoon? Eh, may mga taong naalis. May mga taong nangiiwan pag may hirap ang sitwasyon, pero ang Panginoon hindi tayo iiwan. Amen. Di ba naman, marami naman tayo, alam naman natin sa buhay na ito na lahat ay nagbabago. Mya-mya kaibigan mo, mamaya hindi. Mamaya kasama mo, mamaya wala. Walang permanente. Pero ang Diyos, buti na lamang siya, ipermanente. Maaasahan, matatag, ano pa pwede mong siya yung bato, yung inanta natin kanina, batong sandigan na kahit tik-tikin mo ng sinisil eh, hindi kaya buwagin. Nakatungtong tayo sa batong higit, bato ng ating kaligtasan. Yung kaligtasan natin ganun katibay dahil kay Kristo. Amen. Ngayon 2024, pinagpala tayo dahil naninirahan sa kaya ano naman ang pwede nating i-apply ngayong 2024? Ano naman ang iyong tinatanaw? Ano naman ang iyong nais hakbangan, kapatid? Eh di patuloy mong gamitin base sa ating binasa ang iyong katawan upang mapangalan ng Diyos. Gamitin mo yung katawan mo para mapangalan ang Diyos. Pangalawa, magbunga ka na ng sagana. Magbunga ng sagana dahil nakaugnay tayo kay Kristo. Hindi problema ang source. Hindi problema ang source. Kasi ang source natin, punong-puno ng vitamina. Punong-puno ng nutrients. Saganang-sagana. Ang atin na lang gagawin ay hayaan natin ang sarili natin na magbunga dahil sinusuklaya naman tayo ang ating mapagbiyahe ng Diyos. Amen? Amen? Hindi tayo magiging matamot ngayong 2024. Hindi tayo magiging, hindi lamang material na pagdadamot, kundi yung spiritual. Hindi natin ikahihiya na sabihin si Kristo. Amen? I-share na natin ang mga snippets at saka yung mga grace message kasi yun lang naman ang tanging pwede na may share natin sa Facebook na makapagpapalakas sa mga tao. Yung TikTok ba na nakapagpalakas? Subukan yung sumayaw ng walang tugtog. Yung nagtitiktok, parang may ganyan.
Asan yung inyut nyo? Pero share nyo ang message, kahit konti, hindi kita iwan ni Papa Yama. Ang tibay, walang-walang mga tiktok-tiktok eh, pero ang tibay ng salita ng Diyos eh. Eh bakit hindi ho natin mag-share? Mag-call ho tayo kahit sa isang linggo eh, na-share ko ang isang grace message ho natin eh, tingin ko eh, napakaganda ho niya. Tayo himang bunga. At least, nandiyan lang ho yung bunga eh, ipapakita na lang natin eh. Tayo himang liwanag na sa pwede mo ba tayo mag-share? Amen. Isang pindot lang naman yun eh, share po ito. Nakakababa ho ba yun ang moralita? Nakakababa ho ba ng pagkatao ang pag-share ng mga encouraging words? Hindi naman ho eh. So salamat po sa lahat ng naging kabahagi, sa nag-share ng unlimited sharing button sa inyong mga kaibigan. Salamat po. Naging bahagi po tayo ng kaharian ng Panginoon sapagkat kung tumanggap sila sa Panginoon nakipag-isa sila hindi eh, matatanggap din itong mga bagay na pinag-uusapan natin sila ay hindi naman magkukumahog para sila ay mapagpala kundi sila ay maniniwala na pinagpala no? Yung patuloy nating pasaganayan ng bunga sapagkat naririyan na ngayong 2024. Number 3, last, pinagpala tayo dahil tayo ay nasaan? Nasa ilalim lang ng bagong tipan ng biyaya. Alam niyo, hindi naman ng Kristiyano lang ang nakikinabang ng pagiging nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Pati ang mga Israelita. Sapagkat pinutol na yung dating old covenant na pag sila nagkakasala, sinusumpa. Kaya ang buong mundo ay nakikinabang dahil sila ay nasa ilalim ng bagong tipan. Ang ibang alam, mga hindi alam. Pero tayo na dati hindi pa rin alam, nagsasuffer tayo, akala natin eh, pwede tayo magpanhikmanaog sa kautusan at saka sa biyaya, eh, hindi nila nasasatisfy o hindi nila nararanasan yung talagang magandang benepisyo ng bagong tipan. Na tayo ay nasa ilalim lang ng bagong tipan. Na sabi doon, dito sa bagong tipan, ito'y tipan ng walang hagang pag-ibig at kapayapaan buhat sa Diyos. Gusto mo ba yung tipan ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos? Dito yun sa bagong tipan. Hindi mo mararanasan yan doon sa lumang tipan. Sapagkat sa lumang tipan, kung masusunod mo ang lahat ng kautosan, ikaw ay mapapagpala. Pero kapag ikaw sumuway, ikaw ay masusumpa. Kaya noon, ang buhay talaga ay punong-puno ng sumpa. Sa Old Testament, puro sumpa. Puro sumpa, puro paghihirap. Kaya nga nang dumating si Kristo, napaiyak siya eh. Sa tindi ng hirap na tinatamasa ng kanyang bayan. Eh di lalo na yung mga hintil. Nandiyan yung mga sakit. Kung nabiri, may 12 taon na hindi gumagaling. Sari-saring sakit, inaalihan ng napakaraming demonyo. Hindi lamang isa, 2, 3, legion. Pero yung kulungguhin ka, itorment ang isip mo, gabi at araw ng demonyo, yun nga anxiety and depression lang, na isang oras, nakakatorete na ng utak. Yung pang ikaw ay panirahan ng legion, ay anong tindi niya? Pero tingnan niyo, dumating si Kristo, pinalaya siya sa lahat ng pwede ba tayong palakpakan sa pinalaya tayo sa lahat ng uri ng pagkalipin. Kaya ang tipan na yan, yung tipan na yan ay tipan ng walang hanggang pag-ibig at kapayapaan buhat sa Diyos. Isaiah 54 verse 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. Ano daw yung hindi matitinag? My unfailing love for you. Nor my covenant of peace be removed. Yung kanyang tipan ng kapayapaan sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ay hindi na matatanggal. Wala nang separation. Yan ang sabi ng ating Panginoon na nagmamahal sa iyo. The Lord who has compassion. Saan niya nagaganap?
sa ilalim ng bagong tipan. Yung tipan ng walang hanggang pag-ibig at kapayapaan buhat sa Diyos. Ikaw bilang tao, minsan hindi ka magiging tapat. Ikaw bilang tao, nagpa-fluctuate ang pag-ibig mo. Pero sabi ng Diyos, my unfailing love for us, will not be shaken. Alam mo ba yung be shaken? Hindi matitinag, hindi maiibo. Anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, anumang kinalalagyan mo, anumang nagawa mo, cannot be shaken. Hindi magbabago. Yung level ng pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi magbabago. Kung papaano inibig ka ng makasalanan, ganun pa rin ang pag-ibig sa iyo ng Diyos hanggang ngayon. Kasi yun ay dulo hanggang dulo na, todo na yun sa Diyos. Ang pinaranas na pag-ibig sa atin ng Diyos ay todo-todo, unfailing love. Eh, ang pag-ibig natin sa opposite natin, sa asawa natin, sa anak natin, sa kaibigan natin, may limitation. Pag sinapagigayan nagkasala ng lima, tulume. Sumusobra-sobra ka na, pag may isa pa, namumuro ka na. Yung ba ganon? Kapag ang pag-ibig natin sa opposite, merong limitation. Minsan mainit ang bait mo dyan kapag hindi na ipamalansya. Pag hindi na ipagluto, may limitation. Pero dito sa ating Panginoon, unfailing love ang pinararanas na sa atin. Hindi masusukat, hindi magbabago, yung lawak, yung haba, yung taas, yung lalim ng pag-ibig ng ating Panginoon. Jeremiah chapter 32 verse 40, I will make an everlasting covenant with them. Anong uri ng covenant dyan? Everlasting. Wala nang katapusan. Saan po nangyari yan? Sa ilalim lamang ng bagong tipan. I will never stop doing good to them. Pwede mo bang harapin yung 2024 na sabihin mo, God will never stop doing good to me. God will never stop doing good to me. Kasi yun ang covenant niya. Hindi covenant mo, covenant nila ng ama at ng anak na sila ay gagawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon, and I will inspire them to fear me so that they will never turn away from me. Wala ka na, hindi ka na makakatalikod sa kanya kasi siya i-inspire ka. Amen? Pangalawa, ano yung benepisyo na ikaw ay nasa ilalim ng bagong tipan? Ito maganda, iniingatan tayo ni Jesus. Sabi sa Jude 24, sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang, balikan muna natin yung B para ma-internalize naman natin yung B na iniingatan tayo ni Jesus. Naniniwala mo ba kayong iniingatan tayo ni Jesus? Yes! Harapin natin ang 2024 na nandun pa rin ang pag-iingat ng Diyos. Yes. Nag-end of the season po ako, last quarter, kasi nasipo ako doon na nagka-blockay ho ako eh. Ngayon, may linya pa eh, para akong naka- makeup eh. Hindi na ako nakapag-basketball na halos dalawang buwan. Pero hindi ko sasabihin na hindi ako iniingatan ng Diyos kahit kailan. Sa lahat ng panahon, iniingatan tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sino daw makapag-iingat sa atin? Si Jesus. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. Bakit? Aba, ihaharap ka niya eh. Na walang kapintasan. At mayroong hindi kakaunting kagalakan, kundi malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Sabi sa 8:39 ng Roma, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala daw pong makakapaghiwalay. Kahit anong bagay, kahit anong sitwasyon, kahit anong pangyayari sa buhay mo, ay walang makapaghiwalay sa atin na pag-ibig, sa pag-ibig ni Kristo. Hanggang kailan ang pagpapala sa atin ng Diyos? Tanong, hanggang kailan ang pagpapala at pabor sa iyo ng Diyos?
Ang sagot, sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, pagpapala ng Diyos ay hindi magwawala. Amen. Pwede ba natin pagpapala? Para sa lahat ng panahon na sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, ang pagpapala ng Diyos ay hindi magwawala. Ewan ko kung alam niyo yung kanta na sinauna, yung purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos, purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Sino may alam mo? Ayun, alam ni Pastor. Ang old covenant yan dati. Dahil sa biyaya mo, kami ay naligtas. Pagpapala mo sa amin, hindi magwawakas. Ang ganda-ganda ng kanta ngayon, ano? Hindi magwawakas ang pagpapala sa atin ng Panginoon. Hindi ang kaligtasan natin, ipagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Kinakanta ko natin yan dati, mixture pa tayo. Pero ngayon, higit na natin nararanasan at nararamdaman na tunay na ang pagpapala ng Diyos ay hindi magwawakas. Amen. Awit 23, verse 6, kabutihan, pag-ibig mo sa akin ay hindi magkukulang. Amen. Pakuhakan mo natin yan, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi magkukulang at siyang makakasama ko habang ako ay nabubuhay. At magpakailanman sa bahay niya ay mananaw. Ano yung sarap niya? Bilhin mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Hindi magkukulang. Siya mo makakasama habang ikaw ay nabubuhay. Kaya hindi ka kulang sa pag-ibig. Sobra-sobra ka sa pag-ibig. Huwag mong hanapin sa iba ang pag-ibig na akala mo pupuno sa iyo. Higit ang pag-ibig ni Kristo na ipinarana sa iyo. Bonus na lang yung may ibigay sa iyo na iba pa. Pero yung pag-ibig niya, hindi magkukulang. Alam mo ba nyo yung Greek definition ng salitang bless ay galing sa salitang makarios? Opo, yung sasakyan natin makarios ang pangalan. Naging papapala din po yun sa marami. Ito ay nagpapaliwanag lamang na ang believer ay being in an enviable position. Yung pinakamimitin mong position para matanggap mo yung pabor ng Diyos ay natagpuan mo dahil ikaw ay makayos, dahil ikaw ay blessed. Yung iba nagahangad na maging para ikaw ay umaman, ito ang aking gagawin. Dinideserve niya. Nag-aral siya ng mataas na mataas. Hindi yung masama yung mga bagay na yan. Para ma-deserve niya yung pamantayan ng buhay. Para siya ay yumaman. Hindi yung masama yumaman. Pero ito, enviable. Pinakamimithi, pinakananasa posisyon, ikaw na yun. Blessed ka na. Kasi blessed ka eh. Kagaya ni Mary at saka ikaw na tumanggap kay Kristo at nananasa rin si Kristo, blessed ka eh. At yung position mo yan, pag lumayo ang Diyos, pag nasa taas siya ng mundo, tayo kita, markado ka ng Diyos na blessed. Kaya kung saan pupunta ang pagpapala ng Diyos, doon sa markado ng Diyos. Nakukuha mo ninyo, yung ating mga employer, yung ating mga manager, markado ka na sa 15 at saka sa 30. Markado na hunan mga yan ang pangalan mo na ikaw ay pasasahod. Pag hindi kayo pinasahod ng 15 at saka 30, i-report na sa dole. Hindi mabuting ehemplo ng pagiging manager yung mga yan. Ano? Pero ikaw, markado ng Diyos 24/7 at is pagpapalain. Blessed ka eh. Pinagpala ka eh. Makayos ka eh. Nalo ka sa isang posisyon na wala ka nang hangarin kasi natanggap mo na. Nakuha mo na. Yung rurok, wala ka nang susunod pa. Enviable position for receiving God's favor. Kaya ngayon 2024, tumayo ka ng ayos. Tatayo ka lang. Dahil markado ka ng Diyos na ikaw ibibigyan niya ng pagpapala. Amen. Ang ganda pa nito, pag nagpala siya, lahat ng mabuti at magandang kaloob ay buwan sa langit. Nagnanais ka ba ng
pagpapalang physical, pagpapalang spiritual, o pagpapalang material ngayong 2024, tamang-tama ang tayong po. Naroon ka na sa posisyon na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Panampalatayan naman ka lang, kapatid. Doon mo naman yan. Amen? Amen. Panampalatayanan mo na lang sapagkat ikaw ay markado na ng Diyos bilang isang tao pinagpala. In Christ, summarize po natin, we are loved, we are chosen, we are redeemed, we are forgiven, pinalaya na tayo ng walang hanggang pagpapalaya, we are sanctified, tayo yung pinangakuan ng pagpapalang espiritual ng lahat ng kaluwalhatian at karakter ng ating tagapagligtas. Amen? Ano pang hahanapin mo? Pinagpala ka na, kapatid. Ang ating takeaway in Christ, sabay-sabay po natin masahin, in Christ, I am blessed forever, Lord! Amen po yung talagang tatawid kami ngayon 2024 isang araw na lang, Panginoon, pero kami excited sapagkat patuloy ka magtatapat, hindi dahil sa aming galing, hindi dahil sa aming kalakasan, hindi dahil sa aming mga tinatangkilik ngayon, hindi dahil sa aming mga posisyon, kundi dahil ikaw ay magtatapat sa amin ngayon 2024 at sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Papasalamat po kami, Panginoon. Kuluyin mo na namin ng 2023. Hindi ka nagkulang. Hindi ka nagbabayad. Kahit kailan, ang biyaya mo ay naging sapat. Umaapaw pa. Blessing upon blessing. Favor upon favor, Panginoon, ang ginawa mo sa amin. At ganun din, Panginoon, inaasahan mo namin ng 2024. Matatag ang aming sandigan sapagkat kayo, Panginoon, ang aming puno. Katira po kayo sa amin at hindi niyo po kami pagkukulangin, iiwanan. Lord, hindi namin kinatatakutan. Ano man ang hula ng mga horoscope, ano man hula ng mga manghuhula, hula lang iyon, Panginoon. Pero ang realidad, Panginoon, ang realidad, kami ay pinagpala mo na, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, Panginoon, alam po namin na isang mabungang bagong taon, isang maraming kaluluwa magdadagdag sa amin, Panginoon. Maraming kapatid na ilalagay mo sa amin para maka-fellowship namin, Panginoon. Lord, dinideclare po namin ang iyong kabutihan, na iyong pag-ibig, iyong pagliligtas ay maranasan ng maraming tao, hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa lahat ng makapanunood, sa lahat ng makarinig ng iyong mabuting balita, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo na mga nanood at naririto na hindi pa nakakakilala at tinatanggap ang nagpapala, nagbibigay ng kaligtasan, nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Nais kitang alayahan sa isang pagsamba, ng, sa isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon Tagapagligtas. Sabi mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan, ako po ay mapapahamak kung wala ka sa buhay ko. Kayo po ay naparito para magbayad ng lahat kong mga kasalanan. Naniniwala po ako na kayo ay namatay sa krus para pagbayaran ng lahat kong kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas, bilang aking buhay. Kayo po ang mamuna, maghari sa aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan na yung binigay sa akin na walang bayad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan, O Diyos. Ganun din naman sa pagbubukas mo ng bagong timang ito. Kami magse-celebrate, Panginoon. Magsasalusalo kami sapagkat minsan tinalo mo ang kamatayan, tinalo mo ang kasalanan, tinalo mo ang kaaway. Kaya kami, Panginoon, ay nagagalak, sumasamba sa iyo, nakikiisa sa pagse-celebrate na ito sapagkat hindi ka na muling paparito para magbayad ng aming mga kasalanan. Ito'y ginawa mo na minsan at magbayad.
pakailanman. Kaya po sa iyo lahat ng papuri, karangalan at kasisalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.